ang tungkol sa kung saan talaga mapapanood sa susunod na mga panahon si Willie Revillame. Ano nga ba? Nako, eto na nga. Di ba umalis siya ng GMA7? Mm-hmm. Napakaganda ng estado niya doon. Sumama siya sa All TV. Mm-hmm. Di ba? AMBS2. Sa, alam mo yun, yung sabi nga ng mga kababayan natin, nasilaw siya doon sa offer na isa siya sa mga may-ari. Yun ang sinasabi ng marami nating mga kababayan. Sobra siyang na-overwhelm. Mm-hmm. Diba? Hindi niya kinayang i-handle. Correct. Hanggang sa wala nga pong nangyari, diba? Tapos, wala na siyang show. Nagpunta siya ng YouTube. Nag-FB siya. Mm. Pero hindi naman po pwedeng mabuhay si Willie nang puro ganon. Diba? Kailangan, merong isang istasyon na susuporta sa kanya. Correct. I can't. Sa laki ng pangalan niya, dapat meron siyang network. May home network. Correct. Dapat. May bahay, tama. Diba? Ano kasi, kasi masarap naman natin tawagin, diba, pag lumipat siya doon sa Amstro, diba, siyempre siya ang boss. Mm-hmm. Kasi diba siya ang parang partner ng may-ari. Oh. Siya ang mukha. Siya, siya ang poste doon. Mm-hmm. Ay kaso ano na nangyari natin, bag yung poste. Diba? Tapos, nag-try siya sa TV5. Okay. Pero hindi sila nagkasundo. Naudlot. At ilang araw pa lang po nakararaan, dumalaw naman siya sa PTV4. Ang diba? Buong akala natin, ito na yun. Pero, hindi rin talaga. Wala rin. Ay, ano ba yan? Napakahirap po ng ganitong sitwasyon na sikat si Willie Revillame. Kilala ang kanyang pangalan. Marami siyang natutulungan. Pero wala naman po siyang matatawag na bahay. Nakakaiba. Para siyang pinagtampuhan ng panahon, wala siyang istasyon. Ayun, diba? Yun. Hindi nakatulad kasi ito dati. Mm-hmm. Na kung dati talaga, talagang hilahan. Dito ka. Makakapili ka. Ngayon, parang sanayin na ngayon namimili kung saan niya gusto pumasok, pero hindi pa rin tagumpay. At saka nung una, siyempre, na name your price. Mm-hmm. O, diba? Mm-hmm. O, para makuha lang yung siyang kanyang servisyo sa network na yun. Pero ngayon, di siyempre, pagka ganun na, siyempre, pagka ibig sabihin na parang tumatamlay na yung karer mo, kailangan huwag ka na mag-name your price. At saka, kita mo ha, naikot na niya lahat ng istasyon. Ay, oo. Lahat. Diba? Net 25 na lang ang wala siya. Ay. Kaso, hindi naman siguro siya papasok ng net 25. Oo. Kalagay mo, tatanggapin siya ng net 25. Ay, kung kailangan, kung gusto lumaban ng net 25 sa non-time show, ayun, pwede nila i-overan si Willie. Okay. Pero kung mag-asking na naman si Willie ng malaking presyo, iwan ko kung papatulan siya ng net 25. Panapanahon kasi yan eh. Kapag alam mo na ikaw ay kailangan ng isang network at ang serbisyo mo ay talagang ika nga eh maipagmamalaki, okay lang na magbanggit ka ng presyo na gusto mo. Correct. Hindi naman ngayon sinabi mong 10 piso kakagati na yon. Magkakaroon pa yan ng pag-uusap. Tawaran yan eh. Maghahagel kayo. Oo, siyempre. Diba? At saka sa panahon ngayon, Nay, sa daming artista, ang daming nang makukubang mga bago. Diba? Nagbago na kasi ang lahat. Nalimitado ang pagbabahayan nyo na wala ng prangkisa ang ABS-CBN. Isa sa pinakamalaki talaga na maituturing natin yung istasyon. Kundi man sila ang number one. Na wala ng prangkisa. Diba? Mm-hmm. So, nabawasan na ng isa yung pamimilian. Kaya ang hirap si Willie Revillame ngayon, kumbaga in limbo ang karir niya. Hindi niya alam saan siya pupunta. Nakahang siya ngayon. Mm-hmm. So, paano kaya yan? Sana talaga meron. Meron. Wala mo hanap-hanapin ng katawan niya yan eh. Mm-hmm. Yung magpapasaya sa mga tao. Ano kasi diba pagka nasanay na siya doon eh. Ngayon kailangan niya siguro kailangan talaga ng isang network na doon siya. At alam natin kung gano'ng kamahal ni Willie ang kanyang profesyon. Ay, ang tanungan ngayon ano pagka nagbabasa ko ng mga komento, saan ba nagkamali si Willie Revillame? Ako isa lang sa pagdedesisyon ng biglaan, di ba? Ay, usually yun naman ang malaking ano na eh. Mm-hmm. Talaga pag ang decision mo ay mali, talagang tupalo lahat yan, gugo. Mm-hmm. Isipin mo yung katayuan niya dati sa GMA7. Ang laki ng kanyang programa. Mm-hmm. Ang laki ng kanyang kinikita. Mm-hmm. Kilalang kilala siya. Ang kanyang programa talaga eh nasa estado na nakapagbibigay ng suporta at kaligayahan sa mga kababayan natin. Pero pinili niya na sumama sa AMBS2. Yun lang. Pero pagtanaw kasi ng utang na loob yun, hindi rin naman siya nagkamali doon. Mm-hmm. Maganda naman ang kanyang layunin sa pagsama sa pamilya Villar. Lalo mga panahon na walang-wala pang nagtitiwala sa wawawi dati ng ABS-CBN. Ang mga Villar ang talagang unang nagtiwala
tiwala sa kanya ng pagbibigay ng bahay at lupa ng matinding suporta. Hindi po kailanman magiging krimen ang pagtanaw ng utang na loob at pagbabalik ng kabutihan sa mga taong nagtitiwala sa atin. Kaso, walang nangyari. Nagbitim siya. Di ba? At saka hindi nga pa nga alam na yung iba pa lang ng mga show doon sa AMBS pala nawawala na. Siya ang huling nakakaalam. Oo, di ba sabi niya noon? Hindi pa naman ako tinatawagan Wala pa naman silang sinasabi sa akin. Tumatawag ako. Pinagpapasapasahan ako. Hindi ko alam kung ano talaga yung nangyayari. Noon pala wala na talaga. Di ba? At News TV na ngayon, News Television na ngayon, ang AMBS. Hapa na yung news na lang sila, nag-concentrate na sila sa mga news. At saka parang mga ano sila, nagpapalabas sila yung mga history ng mga parang geography. Ganun ang nangyari. So si Willie, saan siya pupunta ngayon, di ba? Parang, ang alam mo, may nabasa nga ako doon ng ano, na nung sabi, di ba, pumunta sa doon sa Channel 4. Di ba, may concert doon. Tapos, nandiyan ka na pala ngayon. Tapos, tignan mo yan. Kuya Will, sinusuka ka na ng ibang network. Ay, ganon. Oo, diba? Hindi naman siguro isinusuka. Pero eto, siguro 9 sa bawat 10 na nababasa ko nung nalaman na nagpunta siya ng PTB4, ang sabi, demosyon. Ay! Diba? Oo. Siyempre naman, nang galing siya sa talagang kilalang ABS. Kilalang, kilala. PTB5. GMA7. AMS2. Kahit walang gaano nangyari sa kanya, sa mga bilyar, kasama pa rin yan sa bilang. PTB4, sequestered station. Pangalawa, diba? Pang-gobyerno. Oo nga naman, diba? Ay, siyempre, pagka pang-gobyerno, wala masyadong pundo. Hindi masyadong suportahan yun ng government. Totoo yun. At saka lagi natin titignan dahil kung saan ba yung maraming nanonood, saan may maraming nanonood. Yun. Yun ang usapin no? Tapos nagpunta siya ng Bicol. Lalong nagkaroon ng excitement. Nagpunta siya ng Bicol, namigay siya ng tulong sa ating mga kababayan na pumuputok na ang vulkan, binabagyo pa. So, ang dami-dami nila na umasa na isang araw, babalik na uli sa himpapawid si Willie Revillame. Pero walang nangyari. Diba? Sayang naman. Sayang yung mga na-excite, nalungkot na naman siguro kasi wala na naman sila pag-asa makita si Kuya Will sa national television. Alam mo kung ako kay Kuya Will, tanggalin niya muna yung pride sa sarili niya Hindi, tsaka magpahinga muna. Ako ayokong tanggapin na laos na si Willie. Sabi ko nga, wala naman artistang nalalaos, nagpapahinga lang. Magpahinga muna. Palampasin muna yung mga hindi kagandang pangyayari nitong mga nakaraang panahon. Correct. Diba? At saka yung mga decision na mali, pwede pang matuwid yun ulit. Pwede pang maayos lahat yun. Wala kasi siyang wala siyang mga taong pwedeng magpayo sa kanya ng kung ano ang dapat gawin. Kasi inaano din naman niya, kinokontra niya. Sarili pa rin niya ang nasusunod. Kaya wala din pa na mangyayari. So, paano yun? Kukuha ka na advisor, hindi mo naman pakinggan. Yung gusto mo pa rin naman ang kailangang mangyari. Bakit daw? Napakahirap niya. Sabi, bakit humingi ka pa ng advice sa akin? Ayaw mo naman palang sundin. Bahala ka na sa buhay mo. Ikaw na mag-desisyon ng sarili mo. Alam mo ba, mayroon siyang pinakiusapan. Isang kilalang-kilalang personalidad na dumadaan din sa mga paghamon, pero agad-agad na nakakuha ng bagong tahanan. Pinakiusapan niya yon na sana sa TV5 na siya. Nagsalita yung personality sa mga ekotibo at ang sabi, kunin na rin kaya natin kesa maging kalaban, kasama na lang natin. Tama. Nagpaliwanag yung mga ekotibo kung ano ang gustong mangyari ni Willie nung maglatagan sila. Sabi raw nung nilapitan, wag na kung ganyan naman pala katindi. Wag na lang. Diba? Nakakapanghinayang. Tsaka meron siyang tinatawagan umaga, tanghali, gabi para ipasok ang sarili niya doon sa network. Di ba pagka ganon, bumababa yung diba? Premium. Yung premium mo bumababa. Hayaan mo silang tumawag sa'yo. Hindi ikaw ang mag-uukil-kil na tumawag para ipagpilitan mo ang sarili mo. Ang premium mo bababa. Diba?